Magandang tanghali po sa inyong lahat. Unahin po natin ang ating briefing ngayon sa pamamagitan ng isang maikling diskusyon po tungkol sa universal healthcare at sa PhilHealth. Unang-una po, binabawi ko na meron akong conflict of interest dito sa universal healthcare dahil ako po ang nagsulong ng batas nito. Bakit ko po binabawi? Well, itong panukalang batas po ito ng sinusulong natin at sinertify urgent po ng Presidente. Ibig sabihin, wala po kaming conflict of interest si Presidente dahil pareho kaming naninindigan na dapat na isabatas nga ang universal healthcare dahil karapatan ng Pilipino na magkaroon ng libreng paggamot at libreng gamot. So magsasalita po ako bilang spokesperson dahil pareho, na hindi naman po na isabatas yung ating panukalang batas kung hindi po sinuportahan ng Presidente. So nung makalawa po, sinabi po ni General Morales ng PhilHealth na kinakailangan suspindihin di umano ang implementasyon ng universal healthcare. While ito po ilabag sa literal provision na provision ng batas at doon po sa intensyon ng mga nagsulong na batas na ito. Alam po namin nung sinulong namin ang universal healthcare na dapat nga maisabatas yan dahil hindi sapat po ang PhilHealth para magbigay ng karapatan ng kalusugan sa lahat. Ang PhilHealth po ay medical insurance. Alam po namin na hindi maibibigay ang karapatan ng mabuting kalusugan kung ang aasahan lamang ay yung mga premiums na binabayad sa PhilHealth. Kaya nga po, sangayon sa batas, gagastusin talaga ang kaban ng bayan para maibigay ang libreng gamot at paggamot. Tama po si Senator Bongo. Kung kinakailangan, gagamitin natin ang bilyon-bilyon na galing po sa kaban ng bayan dahil yan naman po ay pangako ng Presidente at isang obligasyon na Estado na ibigay ang mabuting kalusugan sa lahat ng mga mamamayan. Ang aking panawagan po sa mga namumuno ng PhilHealth, kung hindi niyo po mapapatupad ang isang batas na sinertify urgent ng Presidente mismo dahil ang nais niya magkaroon ng libreng gamot at libreng gamot ang lahat ng Pilipino gaya ng ginawa niya sa Davao, eh siguro po, hahanap na lang po ng iba na po pwede magpatupad niyan. Now, sa ibang mga bagay naman po, mabuting balita, nag-umpisa na po ang distribution ng second tranche ng SAP o yung ating amelioration program. Merong 1.3 million na po mga pamilya na four-piece beneficiaries ang nakatanggap ng second tranche ng SAP. Nagsimula ng magbigay ng payout sa Benguet kasama ang Baguio City para sa additional families o waitlisted noong Martes, June 16. Ano-ano ang mga lugar na kasama sa mga nakatanggap na po ng pangalawang bahagi ng ayuda? Well, ito po ang slides, no? Magpapakita po na nakatanggap na ng second tranche ng SAP ang mga lugar ng Benguet, Pangasinan, Region 3, NCR, Region 4A, Albay Provinces, Iloilo, Bacolod City, Cebu Province, Zamboanga City, at Davao City. Pagdating naman po sa usaping transportasyon, tatlong ruta ng City Bus ang binuksan ngayong araw po. Ito ang rutang PITX Sukat, PITX Naik, at PITX Cavite City. Sa ngayon, mayroon na tayong 27 out of 31 bus routes na open. Sa pampublikong transportasyon, 18,830 TNVS units, 16,701 taxis at 271 P2P buses ang nag-ooperate po ngayon sa 28 P2P routes. Bumabiyahe na po sila ngayon sa Metro Manila. Ito po ay ayon sa pinakahuling datos ng LTFRB. Meron din tayong 90 buses po para sa ating MRT3 Bus Augmentation Program. Ang ating LRT1, LRT2, MRT3 at PNR ay bumabiyahe na rin po. Samantalang tuloy pa din po ang DOTR Free Ride Service for Health Workers kung saan mayroon ng mahigit na 1.1 million ridership mula nang nagsimula ito ng Marso ngayong taon. Pag-usapan po, sa pagdating naman po sa usaping provincial buses, pag-uusapan po ng IATF kung papayagan na po ang mga provincial buses na kasama po sa original na plano ng LTF, ng DOTR. Kung maalala nyo po, pinresenta rin namin dito yung second phase ng plano ng DOTR at kasama po dyan ang operasyon ng provincial buses, pero ang assumption po nun, magiging MGCQ na po ang Metro Manila. So, abayan po natin.
bantayan po natin at abangan ang anunsyo ng DOTR kung papayagan nga po ang mga provincial buses sa second phase pagdating po ng 22 June 2020. Now, pinapayagan sa second phase ang modern PUVs po, no? At kung kukulangin, maaaring payagan ng LTFRB ang traditional jeepneys provided they are roadworthy. Ulitin po natin, nasa GCQ pa rin tayo. Ang ating strategiya sa pampublikong transportasyon ay calibrated, partial, and in phases. Mayroon po tayong tinatawag na hierarchy of transport modes na makikita ninyo sa infographics, no? Nasa dulo po ang traditional PUJs, ang prioridad po mga bus, tapos modern PUVs, tapos jeepneys and tricycles. Pumunta naman po tayo sa usapin tungkol sa mga locally stranded individuals. Sa datos ng DILG, as of June 17, 2020, mayroon na po tayong 45,565 na locally stranded individuals. Sa bilang po na ito, 34,571 ang nakauwi na sa kanilang mga probinsya. Wala na pong stranded na nasa Villamor Airbase at Filska. Sila po ay nasa Villamor Golf Club para magpa-test. Nagsimula po ang testing kahapon at ngayong araw. May scheduled flight po sila ngayong araw at bukas. Ito naman po ang mga natulungan ng DSWD sa locally stranded individuals. Nakabigay po ng financial assistance ang DSWD sa 539 na mga beneficiaries at ang halaga po ay 1,078,000 pesos. Namigay din po ng sleeping kits and sanitation kits ang DSWD sa 963 beneficiaries. Ang halaga po ay 1.618 million. Suma total, nakapagbigay po ng tulong ang DSWD sa 1,502 mga stranded individuals ng halagang 2.696 million pesos. May naiwan pong tanong noong nakaraan tungkol sa rice importation. Well, kinonsulta po namin ang kapareho ng DA, DTI at PITC. Ang sagot po nila, hindi po mag-i-import ang DTI, PITC nang walang proper authorization galing kay Presidente Duterte. Nagkaroon po ng documented bid processes ahead of time para po masiguro na makukumpleto natin ang pag-aangkat ng bigas by July 15, pero walang notice of award na napa-issue po ang PITC without authorization from the President. Nagsubmita po ng request sa Office of the President si Secretary Lopez at Secretary Dar. Ano naman po ang sitwasyon ng COVID-19 sa ating bansa? Well, meron po tayo ngayong 27,238 na mga kaso ayon sa DOH. Patuloy po ang pagtaas ng mga gumagaling. Kahapon, meron pong 268 na nai-report na gumaling. Sumatotal, meron na po tayong 6,820 recoveries. Lima naman po ang nai-report na hindi pinalad. Kabilang po sila sa mahigit na 1,108 na namatay dahil po sa virus. Nasa na ba ho tayo sa laban kontra COVID-19? Tignan po natin ang positivity rate. Again, ang ibig sabihin ng positivity rate po, ilan ang porsyento sa mga taong na-test na nag-test ng positive. Itong graph pong ito is as of May 24. Nung May 24 po, from a high of 13.4 noong Abril, ibig sabihin 14 persons po out of 100 ay nag-test positive, ngayon po bumaba to 6.5% noong May. Ano ba hong figure mula noong May? Ito po yung makikita nyo sa susunod na slide. Mula po noong May, makikita nyo po ngayon na sa ngayon po, Hunyo 30, 7% po ang ating positivity rate from a high of 13. So ibig sabihin po, from 13 every 100 na tinetesting na positive, ngayon po, halos na nga lahat, 7 out of 100 ang nagtest na positive. Tapos tignan po natin yung mga namamatay, no?
nakikita naman po sa graph na malinaw na bumababa po talaga yung mga namamatay sa araw-araw. At ito po ay matapos nga pong i-record na ang mga namamatay doon sa petsa kung saan sila nagkaroon ng simptomas. Now, ito naman po ang tinatawag ay yung mortality doubling time. Ibig sabihin, ilan po ang namamatay, no? Yung blue po, yan po yung baseline natin. Now, ang dapat nyo pong maintindihan ay habang mas mataas ang figure, mas mabuti kasi ibig sabihin yon mas mahaba yung panahon na nare-record para ma-doble po yung mga namamatay. So ang baseline po natin dati, apat na araw na do-doble na yung mga namamatay, no? Yung nagsimula po tayo sa national, no? Ngayon po, 9 days na po, no? Dumodoble, 9 days para dumoble yung mga namamatay, no? So tignan po natin ang Luzon, ang baseline po niya ay 5.3 dati. Ngayon po, days para dumoble yung mga namamatay, ngayon po, 11.9. Sa NCR po, dati 4 days na dodoble, ngayon po, 8.9. Sa Visayas po, dati 4 days, at ngayon po, 11.7. At ang pinakamataas po na mortality doubling time ay sa Mindanao, nagsimula po sila na 3.2 at ngayon po 14.3 days. Now, ito naman po yung mga availability ng mga health facilities natin, no? Nationwide. Ito po yung nationwide. So, simulan po natin dun sa mga designated COVID referral centers. Meron po tayong 22 ng DOH, kasama na po ang PGH, ang Fedel Mundo, at ang MC Hospital. So, ang number of hospitals po natin sa designated, 24. Ang total number of bed capacity ay 2,111. Ang total number of occupied beds ay 956. Or ang ating bed occupancy rate ay 45.3. Yung other DOH accredited hospitals po, meron tayong 50. Total beds po nila ay 1,505. Total number of occupied beds po ay 476. Or an occupancy rate of 31.6. Yung LGU and other government hospitals po, meron po silang 701 hospitals. Total number of beds of 5,544. Total number of occupied beds ay 1,659. Ang occupancy rate po natin ay 29.9. At sa mga private hospitals, meron din po tayong 1,136. Total bed capacity for COVID-19 at 4,437. Total number of occupied beds, 1,649 or 37.2% occupancy rate. Ang suma total po, we have 1,911 hospitals. Total beds devoted for COVID-19, 13,597. Ang total number of beds occupied po ay 4,740. Meaning, ang ating bed occupancy rate national basis po ay 34.9. Kaya naman po, karamihan ng lugar ngayon sa Pilipinas ay nasa MGCQ. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Meron po tayong bisita ngayon. Ang mga tanong, saan tayo kukuha ng pondo para sa COVID-19? Magkano na ba ang nautang natin at saan natin gagastusin ang mga pagkakautang? Ano nga ba yung rule kapag ikaw ay may mga pagkakautang sa bangko at sa mga credit cards? Ano ba, saan ba natin bibilangin yung 30-day grace period sangayon sa Bayanihan We Heal As One Act? Ang ating panauhin po ngayon, walang iba kundi si Assistant Secretary Tony Lambino via Skype ng Department of Finance. Siya po ang tagapagsalita ng Department of Finance. ASEC Tony, you have the floor. Magandang umaga, Sec. Harry, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayong hapon. So, may I request yung slides po kung pwedeng i-flash sa screen? Salamat po. So bago po tayo tinamaan itong krisis na COVID-19, napakalakas po ng ekonomiya ng Pilipinas.
Dahil sa mga mahalagang reforma na isinulong ng Duterte administration, tulad ng train law, yung adjustment sa sin taxes, at saka yung rice tarification. Ang ekonomiya natin ay isa sa pinakamabilis na lumago sa mga major economies. Yung ating average ay 16.6% from 6.6% from 2016 to 2019. Kaakibat po niyan yung pagbaba ng ating poverty rate, no, from 23.3% in 2015, bumaba po yan to 16.6% in 2018. So hindi lamang po growth, it's actually shared prosperity, no. Talagang nabawasan po ang mahirap sa Pilipinas ng mga 5.9 million Filipinos. Ang revenues po natin o yung kita ng ating gobyerno kasama ang mga tax revenues ay umabot po, ito po yung box sa kanan, pinakakanan sa taas, no, umabot po sa 16.1% ng gross domestic product o yung laki ng ating ekonomiya. Ito po yung pinakamataas since 1997. Dahil po sa mga tax reforms at saka sa improved tax administrations, pati tax administration, pati po yung mahusay na pangangasiwa for a few decades already, no, ng ating ekonomiya. Ang ating utang naman relative to the size of the economy ay yan po yung box sa gitna, yung 39.6% of GDP. No, yun po yung pinakamababa since 1986, no, when we started recording this statistic. Mababa po ito lalo na kung ikukumpara sa higit na 70% na laki ng utang laban sa laki ng ekonomiya, no, noong 2004. So tuloy-tuloy po siyang bumaba. No, mahalaga pong alalahanin na tuwing pinag-uusapan ng utang ay hindi lamang po peso amount ang dapat tinitingnan. Kung ihahambing po ito sa isang pamilya, pag lumalaki po ang kakayanan ng pamilya na kumita, lumalaki rin ang halaga na maaring hiramin sa bangko, no, para sa mga mahahalagang gastusin tulad ng pag-aaral ng anak, pagpapatayo ng bahay o pagbili ng sasakyan o motor. O gayon din po sa mga bansa. Habang lumalaki ang ekonomiya natin, lumalaki ang kita ng gobyerno at lumalaki rin ang maaari nating hiramin in a responsible manner, no, para sa mga mahahalagang gastusin tulad ng ating build infrastructure program at ngayon dito po sa ating COVID-19 response na marami pong kasama tulad ng mga tulong sa mga vulnerable sectors at saka sa pagpondo ng ating health system strengthening and improvements, no. Kaya po ang dapat nating na numero pagdating sa utang ay yung debt to GDP ratio, no. Yan po, no. Hindi lamang po yung actual loan amount or total amount of loans. No, next slide please. Nakikita po ng international community ang sound macroeconomic management at makabuluhang mga reforma ng Administrasyong Duterte. Ito po ay isang screenshot ng isang website ng Economist Magazine or webpage ng Economist Magazine. At kita po dito na number 6 out of 66 emerging economies na pinili ng Economist Magazine na i-rank, number 6 ang Pilipinas pagdating sa financial strength. Ibig sabihin, maganda nga po ang ating pangangasiwa ng ating utang, yung terms kung umutang po tayo ay magaganda, mababa ang interest rate, mahaba ang repayment period, at saka yung reserves natin ay maayos, no, yung kakayanan natin nabayaran yung mga imports natin na sa 8 months of imports na po yung kaya nating bayaran, no. So maganda po talaga yung strength and resilience ng ating macro economy. Next slide please. Nung nakaraang linggo, nakatanggap nga po tayo ng isang credit rating upgrade mula sa Japan Credit Rating Agency from BBB+ to A-, no, with a stable outlook. Ito po yung pinakamataas na nakuha nating credit rating sa ating kasaysayan mula sa Japan Credit Rating Agency. At ang credit rating na ito ay isang indicator na tinitingnan ng mga nagpapautang upang malaman ang credit worthiness ng umuutang, no, na bansa. Nakamit natin ang mas mataas na credit rating dahil responsable po tayo sa pangungutang at pagbayad ng tama. Pag mas mataas ang credit rating, ay maganda yung benepisyo para sa taong bayan dahil nakakahiram tayo ng mas mababa
at ang interest rate at mas mahaba ang repayment period. No? Ang S&P Global naman, yung pangalawa po dito sa slide, isa po sa mga global leaders pagdating sa credit ratings. No? In-affirm po niya yung ating BBB plus rating with a stable outlook. At ang Fitch rating, in-affirm po yung ating BBB, na yun po yung rating natin dati. Although yung outlook po nag-change from positive to stable, no? However, napakaganda po nitong record na ito compared to what's happening globally kasi mas marami na po sa 30 ang mga credit rating downgrades na nararanasan ng ibang mga bansa. Ibig sabihin, pag umuutang po sila ay mas mahal para sa taong bayan. Kaya po napakahalaga na ipagpatuloy po natin ang ating sound macroeconomic management. So, next slide please. Dahil po sa ating economic resilience, mabilis na buo ng gobyerno ang tinatawag na four-pillar strategy. Ang buong halaga ng four-pillar strategy as of early June, no, ay 1.7 trillion pesos na katumbas ay 9.1% ng laki ng ating ekonomiya or ng ating gross domestic product. Ito po ay ang four-pillar strategy laban sa COVID-19. Ang unang elemento po dyan, yung pinakakaliwa, yung pillar nasa pinakakaliwa, ay ang emergency support para sa mga vulnerable groups and individuals. Kasama po dyan yung ESP SAP, kasama po dyan yung Small Business Wage Subsidy. Pangalawa, ang mga resources na kinakailangan para labanan ang COVID-19, yan po yung pangalawang pillar natin. Yan po ay para sa health system natin, para sa mga frontliners, para makabili ng PPE at iba pa pong mga kagamitan. Pangatlo, at dito natin nakikita yung pag-utang ng gobyerno, yung pangatlong pillar, ay ang fiscal and monetary actions para po pondohan ang ating mga emergency and medium-term initiatives at para yung ekonomiya natin ay mag-stay afloat. No? At ang pang-apat, yung pinakahuling pillar sa kanan, ito po yung economic recovery plan na binubuo po natin kasama ang mga legislators para po mabilis ang recovery ng ating mga negosyo, makabalik sa trabaho ang mga manggagawang Pilipino sa pinakamabilis at pinakaligtas na paraan na maaari nating mabuo. So yun po yung update. Maraming salamat po, Sec. Roque, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood. Maraming salamat, ASEC. Please join us for the open forum with the Malacañang Press Corps. Unang question is from Joyce Balancio, ABS-CBN. Yes, good afternoon po, Secretary Roque. Sinabi niyo po kanina dun sa bandang dulong statement yun po sa opening part, hahanap ng iba na magpapatupad ng universal health care kung hindi kaya ng PhilHealth. Is this a warning to General Morales that he will be removed from his post if hindi he will po not implement the UHC? I'm not warning. No, it's just that it is the law that has to be implemented. At gaya po sinabi ni Senator Bongo, kung kinakailangan talagang tustusan galing sa kabanang bayan, tutustusan po yan. Yan po talaga yung central feature ng universal health care. This is not an ordinary medical insurance. Alam namin na hindi sapat po ang premiums when we enacted this into law in the 17th Congress. Kaya po, kung kinakailangan suporta ng gobyerno, bibigyan po yan ng suporta ng gobyerno. On another topic, sir, si Dr. Tony Lachon in an interview, he mentioned you po. Sabi daw po niya may kinalaman daw po kayo sa pagpapaalis sa kanya sa pwesto. He mentioned you and Secretary Duque and he said you were displeased with his public comments and also when he casted doubt on DOH response sa COVID-19 pandemic. And this allegedly led to Secretary Galvez asking him to leave the task force. Totoo po ba ito, Secretary? He's giving me too much credit. Pambansang laway lang po ako. Wala po talaga akong kapangyarihan na mag-compel sa kahit sino sa kanila na mag-resign. Bagamat, totoo po yan na dahil ako po ang tagapagsalita rin ng IATF, ako po ang namumuno nung Strategic Communication Group ng IATF. At nung siya po ay nagsalita, casting doubts dun sa figures ng DOH, no? Eh talagang lahat po ng miyembro ng Strategic Task Force ay talagang nagtatanong, bakit tayo tinitira ng ating sariling kakampi? So pinarating ko po ito kay Secretary Duque, no? At nung huling pagpupulong po kay Presidente, nanggaling naman po kay Presidente na bakit nagsasalita ng ganito tong si Liachon. So let me correct you,
Dr. Lechon, hindi po ako, hindi si Secretary Duque. Mismong presidente po noted that you should not be doing what you are doing. Kasi alam niyo naman po, pagdating sa datos ng Department of Health, wala po talagang tinatago. In fact, dito sa briefing nito, nagkaroon po tayo ng napakalaki at importanteng contribution. Dahil yung sumipa nga po yung figura ng mga daily COVID cases, ang sabi natin, dapat siguro baguhin ang presentation, ang ating suhestyon, gamitin yung date ng swabbing, hindi yung date ng release ng results. Bagamat hindi po ito ang inadapt ng DOH, ang inadapt po nila ay date kung kailan nagkaroon ng sintomas ang nagkakasakit, inaadapt na po yan ng DOH. Patunay po na wala po talagang tinatago, bagamat lahat po ng miyembro ng IATF are striving to improve the reporting of COVID cases. Opo, just to clarify on what you said, Secretary, the President noted, ibig niya po masabihin, is the President the one who gave the order to have him removed from the National Task Force? And does this mean that lahat na po ng kanyang allegations sa umano mabagal na response na DOH, ito hindi na natin iimbestigahan? Or will the President will still look into these claims of Dr. Lechon? The President did not say he should resign kasi lahat naman kami, hindi kami talaga sigurado kung anong papel niya. Ako, kaya ko po kinausap si Secretary Duque when he questioned DOH figures was I thought he was an advisor to Secretary Duque. Hindi pala, he told me he was advisor to Secretary Galvez. But when the President spoke, I hope Secretary Galvez does not mind. No? Ang sabi talaga ni Secretary Galvez, eh, nanlambot siya with what the President declared as far as the statements of Dr. Lechon are concerned. Siguro po hindi po ako, hindi si Secretary Duque ang nag-ujok kay Secretary Galvez to let go of him. It was a declaration of the President himself. Okay po. Another topic po, nabanggit nyo rin po kanina yung public utility jeeps, papayagan po if they are roadworthy. So ibig sabihin po ba nito, Secretary, may pagdadaanan pang proseso yung kada PUJ units para ma-determine ng LTFRB, alin po dito yung papayagan lang na makapasada? Siyempre po, hayaan nating pag-aralan pa yan ng LTFRB. Although alam naman po ng LTFRB na habang wala tayong mabigay na alternative livelihood at habang kulang talaga ang mga sasakyan sa kalye, baka kinakailangan, no? Subject to health standards. Tignan po natin, antayin natin ang desisyon. Yusek Rocky? Good afternoon, Secretary Roque. Tanong po mula kay Jenaline Kabiling na Manila Bulletin. Does the palace welcome initial UK clinical trial results that showed dexamethasone can be life-saving for patients who are critically ill with COVID-19? Is this a miracle pill the President is hoping for? Well, we definitely welcome it, although we don't think it's a miracle pill kasi ang findings po, it can save about 30% of seriously ill patients, no? We want a cure that will save 100%, no? If not a majority of those who fall seriously ill. At ang mabuting balita naman po, hindi ito bagong gamot, lumang gamot na ito, commercially available at mura lamang. Pero nagagalak po kami na kahit papano mayroong pag-asa na 30% effective itong gamot nito para maisalba yung mga critically ill. Mula pa rin kay Jenaline, Secretary, is the palace alarmed by the latest increase in the cases of violence against women and children since ECQ implementation mid-March? What are the concrete steps to protect women and children while stuck at home in quarantine? Siyempre po, implement po ng batas ang ating presidente. Kapag tumataas po ang mga krimen at ang domestic violence naman po ay isang krimen sa ating bansa, naaalarma po tayo. No? Kaya nga po nagkakaroon na tayo ngayon ng mga hotlines sa DSWD, sa PNP, kung saan po pwede humingi ng tulong po ang mga biktima. Trisha Taradov, CNN Philippines, please. Hi, Secretary. Good afternoon po. Sir, follow-up lang po ko dun sa question ni Joyce about Dr. Tony Lechon. I think he answered also in an interview saying na he only spoke of the truth. He only gave honest comments as a consultant to the NTF. And ginawa niyo po yun para po ma-call yung attention ng Department of Health. And he's saying that these are constructive criticisms. What can the government say about it, sir, na yung criticisms naman ngayon na parang hindi welcome yung mga ganitong puna po? Kaya nga po kami nagalit kasi pinalalabas niya, nagsisinungaling ang lahat, except siya.
eh hindi naman po pwede na sila nagsasabi ng katotohanan. Ang datos po linalabas natin, there is a need to improve yung reporting ng datos to make it accurate. Pero wala po nagsisinungaling. At kaya nga po, ang dami talaga nagalit doon na lang sa strategic communication kasi kami po, eh gabi-gabi nagpupulong po kami kung paano namin ipararating ang totoong nangyayari sa ating mga kababayan para naman kahit papano, pag alam nila ang datos, hindi po sila magpapanik. No? And here comes someone saying siya lang nagsasabi ng katotohanan. You do not have the monopoly of the truth and we have never lied. Saan po kami nagsinungaling? Dapat ilathala niya yan. No? We are perfecting the recording of cases. We have not perfected it yet, but we are striving po to improve and we will always give the truth and the true numbers as far as we know to the people. Mm-hmm. Sir, doon naman po sa issue ng PhilHealth, we see you're very passionate about it, sir. Is there any chance, sir, that you have spoken to the president about yung concerns po natin doon sa PhilHealth? And ano po yung naging opinion ng Pangulo? Is he considering the idea po na sibakin po yung mga kumbaga tiwali o yung mga allegedly tiwali at mapapatunayan na may anomaly po na ginagawa sa loob ng PhilHealth? Trish, kung maalala mo, pinalitan ni Presidente lahat yung mga pribadong mga miyembro ng Board of Trustees ng PhilHealth noong June. Mm-hmm. At tinalaga nga niya si General Morales. Kaya nga po, bilang tagapagsalita at bilang dating mambabatas na nagsulong ng Universal Healthcare, ang tanong natin, ilinagay po kayo dyan dahil may problema sa korupsyon sa PhilHealth. Ano daw pong nagawa natin para linisin? Yung tinanggal po ni Presidente ang dating mga miyembro ng board ng PhilHealth, meron po kasing insider mismo na nagsabi na ang halagang nawawala sa PhilHealth dahil sa korupsyon ay hindi bababa sa 154 billion pesos over a period of 5 years. Natural, ang inaasahan natin mag-iimbestiga, magtatanggal, magpaparusa. Pero wala po tayong nakitang ganyang ginawa si General Morales. Ang gagawin ko na lang po siguro, maghihingi ako ng pagpupulong kay Presidente nang sa ganoon maimbitehan si General Morales at pupunta rin po ako para maisabi ko naman kung ano talagang aking damdamin. No? Pero General Morales can attest to this. Nung siya po'y bago, winelcome ko po siya, binigyan ko pa siya ng briefing, binigyan ko sa kanya ang mga detalye ng mga anomalyan na na-uncover namin. Ang pag-asa po namin ng mga panahon na yon, aaktuhan niya. Pero nabigo po kami, I'm sorry to say. Pero ito po, it is a matter that concerns the President dahil zero tolerance po ang Presidente gaya ko pagdating po sa korupsyon. At kung hindi po matatanggal ang korupsyon dyan sa PhilHealth, eh talagang hindi po magtatagumpay ang universal healthcare. Secretary, do you have any information if by the time po na nagkaroon na ng change in management, nagtuloy-tuloy pa rin po ba yung corruption sa PhilHealth? Tuloy-tuloy nga po eh, kasi ang punto po dyan, tignan nyo yung WellMed. Nagalit ang Presidente sa WellMed na ang mga patay nagkakaroon ng dialysis benefits. Meron bang nakasuhan man lang sa PhilHealth? Wala po. Ang kinulong nila, yung whistleblower. At ang kinasuhan lang nila, yung clinic. Sino naniniwala walang kakuntsaba dyan sa PhilHealth? Bakit po? Ako po, ako na nag-volunteer. Ito po, sasabihin ko na sa isa kauna-unang panahon, pumayag na po ang ating Prosecutor General. Ako na ang kumalap ng ebidensya, ako na ang gumawa ng affidavit dahil yung mga affidavit na ginawa ng legal ng PhilHealth ay na-dismiss nga ng hukuman. Pinagkait po sa akin ang dokumento. Bakit? Dahil yung mga abogado nag-a-advise kay General Morales, yung mga abogadong dapat malagot. At ang sabi nila, bawal daw yan dahil sa Privacy Act. Sabi ko kay General Morales, I've been a litigator for 30 years, a law professor for 15 years. Hindi po pwedeng invoke ang Privacy Act pagdating sa graphing corruption. Hindi po siya naniwala. Humingi siya ng legal opinion sa Privacy Commission. After 4 months, lumabas po yan. At hanggang ngayon po, almost 6 months later, wala pa rin pong dokumento akong nakukuha para sa WellMed. Naging dahilan po, kaya ni isang tao dyan sa PhilHealth, hindi po nakakasuhan dahil sa WellMed kung saan ang mga patay ay nakakakuha ng dialysis benefits. So, yan po ang aking paninindigan. Secretary, on another topic naman po, doon naman po sa anti-terror bill, nag-submit na raw po ng study yung Department of Justice. May you share with us the salient points kung ano po yung mga nabanggit po ng DOJ? And may timeline po ba si President kung kailan po ito most likely mapipirmahan po? I've not seen a copy po ng opinion na yan at hindi ko po alam kung po pwede i-share yan dahil alam nyo naman po ang mga komunikasyon sa panig ng Presidente at mga kabinete, minsan covered po yan executive privilege. So hanapin ko po yung opinion at titignan natin kung po pwede i-share. Thank you very much, Thank Trish. Thank you, Secretary. Yusek Rocky.
From Belia Carriazo, yung pong nangyari sa Boracay after Mañanita, meron na naman ngayon despedida. Lumalabas na mismong officials ang nagbabiolate ng law and it seems hindi natatakot ang ilan dahil nangyayari pa rin po ang mga ganitong insidente. And apparently, dahil may nagpositibo sa COVID, dahil sa pangyayari, naapektuhan daw po maging ang paghahanda para sa pagbubukas sana ng Boracay. Ano daw po ang gagawin ng gobyerno to make sure na medyo mahihiya ang mga opisyal na lumabag sa umiiral na batas? Belia, sinibak na po yung regional director ng Bureau of Fire na involved dito sa pagpaparte nito. So kapag ang paninibak ay hindi ba naman magbibigay takot dun sa mga lalabad sa ating quarantine, hindi ko na alam kung anong ikatatakot nila. No? Si vaccination na po siya. From Angel Ronquillo ng DZXLRMN, for ASEC Lambino daw po, yung iba pong middle class workers na nakatira sa ECQ at MECQ areas ay kung may matatanggap daw pong ayuda ulit. Sec Roque, hindi ko po masyado narinig yung tanong. Pwede pong ulitin. Something about ayuda po para po sa mga MECQ at saka ECQ? Apo. Oh, kung makakatanggap daw po ng ayuda yung mga nasa lugar na ECQ at MECQ, ang probinsya ng Cebu at saka ang probinsya ng ang siyudad ng Cebu, I stand corrected, siyudad lamang at ang siyudad po ng Talisay. Opo, salamat po sa tanong. Pagdating po sa ESP SAP, ang lead implementing agency po natin dyan ay ang DSWD. In terms of yung second tranche, hindi ko po kabisado kung ano na po yung kanilang desisyon pagdating sa pag-distribute. However, meron po tayong mga panukalang provision sa mga additional support measures sa mga bills para po sa emergency recovery program ng Pilipinas, no? So ito naman po ay para sa dagdag na mga subsidy programs pero hindi pa po siya pasado sa Kongreso. So these things are still being deliberated and among the Congress leaders, congressional leaders. Dadagdagan ko lang 'yan, no. Yung Cebu po entitled sa second tranche ng SAP at ang balita ko po yung second month din ng salary subsidy program para sa small and medium enterprises ay simula na rin pong na-i-distribute. Yusek, actually, Rocky? Maganda po yung... Ay, yes. Yeah, go ahead, Yusek. ASEC. Go ahead, please. Yes, Sec Harry, I'm happy also to report, pagdating naman po dun sa small business wage subsidy, ay more than 3 million na po ang nabigyan for both tranches, no? Tranche 1 and Tranche 2. In fact, dahil po gumamit tayo ng teknolohiya, gumamit po tayo ng cloud computing at saka mga automated processes, we were able to distribute among the DOF, BIR, and the SSS, no, with DBP as the payout platform partner, no. Ito pong two tranches of SBWS for more than 3 million beneficiaries, 2 months worth in less than 2 months po na distribute po natin. Joseph Morong ng GMA, thank you, ASEC. Sir, magandang hapon po, sir. Super short lang dun sa transportation. You mentioned na pwede na yung mga modern jeepneys at saka yung even yung mga traditional jeepneys. Ano pa sir? Iba mga angkas pwede na yan, yung mga motor? Hindi pa June 22, sir. Nagkakaroon po talaga ng formal na pag-aaral ang Department of Health pagdating po sa angkas kasi may recommendation o merong vinolunteer ang angkas na merong special na suit na isusuot ang mga driver ng angkas. Pero pinag-aaralan po talaga nila if that suit will be sufficient po to more or less provide distancing of sorts, no? So pag-aaralan po yan. So yung mga jeepney, modern jeepney and even the traditional ones, pwede na silang pumasada 21st, you said? Well, ang modern PUVs po, ang tawag po dyan, modern PUVs, hindi po modern jeepneys, no? Ay allowed po sila mag-operate ng beginning 22 June 2020. Yung mga traditional din, sir? Hindi po. Hindi pa po kasama ang traditional. Pinag-aaralan, pero may possibility po. May possibility. Pero hindi pa po tapos ang pag-aaral ng LTFRB. Alright, sir. Can I go to my second question? Dun sa investigation po ng Ombudsman kay Secretary Duque, no?
Speaking as a presidential spokesperson on behalf of the president, does the president support Secretary Duque amidst this investigation by the ombudsman? The president has time and again expressed his continuing trust and confidence po kay kay Secretary Duque. And kampante naman po ang presidente na masasagot po ni Secretary Duque lahat po yung mga allegasyon sa ombudsman. Sir, okay. With regard to Dr. Lechon's criticism, and you are a spokesperson of the IATF, what does, sir, konti lang, sa Duque pala, how does this affect the credibility of the DOH, DOH officials, and therefore the IATF in leading the fight against COVID? Wala naman po. The investigation of the ombudsman. Wala naman po. Until presumed guilty, they are presumed innocent po. Until found guilty, they are presumed innocent. So tingin ko wala naman po. At kung mapapansin nyo naman po, ang IATF talaga ay lahat po ng departamento. It's a whole government approach. It's not just the DOH. Although DOH, of course, has a position of leadership. So yun pong kay Dr. Lechon, just one of the points that he raised yesterday is that the government seem to be making decisions based on outdated or late data. So for example, one question, how much backlog do we have? And is that true that we are relying on late data to decide on quarantine measures? Alam niyo po, hindi po natin tinatago kapag late ang data. Kaya nga po sa reporting natin, merong fresh at merong late, no? So alam po natin, at sinasapublico po natin yan, hindi po natin tinatago yan. Now, ang problema po talaga, repository of information ng DOH, no? Ang mga nagsasubmit po dyan, lahat ng hospital, lahat ng local government units, no? At lahat ng mga regional offices, at laboratorio. So, siyempre po, nagkakaroon ng late kung ang laboratory, late mag-submit ng kanilang forms, no? It's a simple form that they fill up kapag merong positive, no? So, hindi naman po lahat na ipapadala kaagad. So, meron na pong solusyon dyan, no? Yung COVID Kaya app, no, na dinidevelop na po. We're hoping to automate it para mawala na po yung lag pagdating sa reporting. At na-automate na rin po yung verification, ha? Ino-automate na rin po natin yung verification para masigurado na walang isang tao na doubling na record sa database. Yes, sir. So it's not true that we relied on, in the past, no, old data to decide on quarantine measures? Not at all po, no? Kasi nakikita naman natin ang mga figures. We are on GCQ in Metro Manila. Majority of the Philippines is MGCQ. So kung mali po yung mga assumptions natin, we would be as bad as other countries, but we're not. Okay. In fact, doon nga po sa sinabi ni ASEC Lambino, no, we're number 6 as far as resiliency, no? Sir, just one last. 83%, sir, ng survey said that their lives has gotten worse. Just a comment on it, sir. Well, it should be 100%, no, because there is COVID and the economy was closed. Hindi po kami nasusurpreso dyan. It should in fact be 100% dahil minimum 2 months tayo complete lockdown. Lahat po talaga tayo nahihirapan. At kinikilala po yan ng ating presidente. Alright, sir. Thank you for your time. Thank you. Yusek Rocky? From Chris Jose ng Remate Online. Reaction daw po ng Malacanang sa panawagan ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na ikonsidera ang pagsasagawa ng face-to-face klase sa mga lugar na may low-risk COVID-19 infection at sa mga lugar na may limitadong digital capacity. Ang katwiran po ng mambabatas ay hindi lahat may access sa internet at may kakayahang bumili ng gadgets. Bukod dito, maging daw ang mga teachers ay hindi pa rin handa sa sistemang gusto ng DepEd. Well, kung maalala nyo po, ang naging polisiya ng IATF na naging rekomendasyon nila kay Presidente ay payagan ng face-to-face doon sa mga areas under new normal, no? Yung mga wala ng kaso ng mga COVID. Pero ang Presidente po nagdesisyon, no? In-overturn po niya ang IATF at ang sabi niya, no face-to-face hanggang walang bakuna. Hayaan niyo po, never say die, no? Pagdating naman po ng Agosto, titignan natin ang datos kung ganong karaming lugar ang nasa new normal na at ibibigay natin uli, no, ang suhestyon na baka naman po pwede na mag face-to-face doon sa mga new normal. Pero as of now, the President has overruled the IATF and has correctly decided na hindi po dapat isapalaran ang kalusugan ng ating kabataan. From Rose Novenario ng Hataw,
Ano po ang reaksyon sa panawagan ng PhilHealth Workers for Hope, Integrity, Transparency and Empowerment, yung PhilHealth White, na ibunyag nyo ang mga pangalan ng mga kilala niyang buwaya sa PhilHealth? Ilabas ang mga dokumentong hawak para maimbestigahan, makasuhan at maparusahan ang mga tunay na korap. Anila, demoralisado ang mga kawani at matitinong opisyal na ahensya sa sweeping statement laban sa mga taga PhilHealth dahil kapag naglalakad sila sa kalsada, ang tingin sa kanila ay taglay ang tatak na korap. Nako, I'm sorry po to the honest to goodness matitinong tao po na nagtatrabaho sa PhilHealth. In fairness, napakadaming matitino po dyan. Halos lahat matitino. Meron lang talagang mga bugok. Now, ang sabi ko, release names, inadimanda ko na po sila eh. Kung gusto niyo po, babasahin ko yung mga pangalan ng mga tao na dinimanda ko na at mga nahaharap sa mga kaso, no? Pero that's a matter of public record po, no? Ang aking mga dinimanda po ay the senior executives, hindi po yung mga board members lamang. But that's a matter of record dahil nadimanda ko na po sila doon sa kaso ng yung PhilHealth, yung PhilHealth premiums ng mga OFWs na peking resibo, pinagbigay alam sa mga matataas na opisyalis ng PhilHealth, nagbulag-bulagan, nagbigibingihan, kaya po ang daming mga OFWs akala nila nagbayad ng PhilHealth, yung pala, peke, na napunta lang sa sindikato. Nagdemanda rin po ako sa kanila dahil yung isang ospital, no, Perpetual Sucor, nahuli na nag-iinganyo na manatili pa na mas matagal ang hospital para makakolekta, pinarusahan ng PhilHealth Board at sinang-ayunan ng Court of Appeals ang desisyon ng PhilHealth Board na isuspend for 3 months ang kanilang accreditation for PhilHealth. Binaliktad po yan ng board upon advice of some senior executives also of PhilHealth na naging dahilan na nakakolekta ng 107 million ang tiwaling hospital na yon, no? So dinibanda ko rin po yan at na lahat po sila naman ay named, no? At yung last ko nga pong dinimanda sa kanila ay well, bukod po doon sa PhilHealth, bukod po doon sa Perpetual Sucor, meron pa po tayong hinahanda at ilalagay po natin ang lahat ng mga pangalan ng mga senior executives na tingin namin ay talagang responsable sa mga korupsyon dyan sa PhilHealth. From Arian Meres ng ABS-CBN Online, has the IITF discussed the PCSO's request for the resumption of lotto operations? What is the decision? Wala pa po, pero siguro po i-remind ko ang IATF sa susunod na pagpupulong sa Biyernes, bukas po, no, tungkol dito sa request ng PCSO. Dahil importante rin po ang PCSO, yung mga pondong nakakalap niya, ginagamit din po ng Presidente para sa COVID-19 response. Melo Acuña po ng Asia Pacific. Magandang araw po, Secretary Roque. Magandang araw. Lalaho po si Pangulong Duterte sa darating na pampupulong ng ASEAN sa 26 ng Hunyo at ito'y hosted ng Vietnam. Ano po kaya mga isyong babanggitin ni Pangulong Duterte maliban sa COVID-19? Well, hindi ko pa po alam pero kinukumpirma ko po na dadalo po dahil ito naman po ay the online meeting ng ASEAN, no? Marami po actually yung mga programa, hindi lang mga sa mga na namumuno, no? Anyway, in due course po, dahil medyo next week pa naman po yan, siguro po pwede natin isapubliko yung agenda ng iba't ibang mga ASEAN meetings. Opo, maraming salamat po, Secretary. Para po kay Assistant Secretary Labino, kung maaari. Opo, Sir Melo, good afternoon po. Magandang araw po. Magtatanong po ako, sapagkat nabanggit ng Air Carriers Association of the Philippines na malaki ang nawala sa kanilang industriya dahilan sa lockdown, maaari daw po ba silang bigyan ng credit guarantee ng pamahalaan sapagkat hindi na sila pinauutang ng mga pribadong bangko? At posible din po bang pansamantalang itigil muna ang kanilang mga binabayarang parking at take-off at landing fees sa mga palipara na umaabot umano ng 500 milyon sa bawat buwan? Ano po ang inyong masasabi rito? Well, siguro po kung mas general yung pwede kong ibahagi, no? Pagdating po sa economic recovery program, meron po tayong mga key components, no? Isa po dyan ay ang bibigay ng kakayanan sa ating mga government financial institutions na magbuo ng isang tinatawag na holding company, no? Na maaari pong mag-equity investment sa mga nationally important companies na nakakaranas ng mga solvency issues. Dahil po ang solvency issue, hindi po yan
ma-address ng pagpapautang lamang. No? There are cases na talagang kailangan may equity investment, pero time-bound po ito and subject to conditions. No? Tulad ng hindi po pwedeng gastusin yung investment sa mga bonuses or mga increases in salary or mga ganyan. No? Talagang dapat pinapaganda yung kalagayan ng kumpanya. No, so if I may speak more generally, Sir Melo, it's really about looking across industries, finding the ones that are nationally important, and seeing what kind of support is needed. So in some cases, pwede na po yung mga loan programs na alam naman po natin, for every peso that the government invests in a loan facility, banks are able to multiply that by around 8.5 times. No? Pagdating sa guarantee program, na may in-approve na po ang fill guarantee na additional guarantee program. For every 1 peso that we put into guarantees, that is multiplied by around 20 times in the economy. No? So depende po talaga sa kalagayan ng isang kumpanya, kung may solvency issue siya na maaring temporary lamang or mukha bang pangmatagalan na po ito. And also, titingnan natin kung equity investment ba dapat ang tulong na para makaahon dun sa problema na kasalukuyang dinaranas, or pwede bang mga loan programs ang makakatulong, no? So depende po, may naka-target sa small and medium enterprises, may naka-target sa malalaking kumpanya. Yan po ay mga detalye na magiging public, maisasalabas po sa publiko pag nagpa-public debate na po ang Kongreso pagdating sa emergency recovery program. Salamat po. Samantala, napakaganda ng credit rating ng Pilipinas ngayon. Mapapanatili po kaya natin itong credit rating na ito hanggang sa mga susunod na taon, sapagkat batid naman natin ang dagok na dulot ng COVID-19 sa ating ekonomiya at kabawasan ng mga buwis na nakukolekta at masisingil sa mga foreign remittances naman at customs duties. So ang tanong ay, will we have money years from now to pay our loans? Thank you. Yes, ang nakikita po talaga natin ay isang strong recovery starting next year, no? Yan yung pinaka-recent na estimates natin to bounce back at 7.1 to 8.1% growth in 2021. Yung iba pa pong mga international organization, mas mataas pa po ang kanilang estimate, no, in terms of our growth next year. However, dinadaanan pa po natin itong 2020 at mukhang talagang tatamaan tayo ng economic contraction, no, for the full year. Alam na po natin yan sa ngayon. Ang estimate po ng gobyerno, 2 to 3.4% GDP contraction. Some international orgs have a lower estimate, others have a higher estimate. Ang ADB naglabas today, 3.8. No? Ang tinitingnan po talaga nila, kumusta ba ang pangangasiwa ng mga finances? At I'm happy to report na galing tayo sa napakagandang sitwasyon pagdating sa utang laban sa laki ng ekonomiya. I mentioned 39.6%. We will keep it, yes, based on the statements of our principals, to within the 50% range. No, ayaw natin lumagpas sa 50% na debt to GDP. Yan po ay naglalagay sa atin sa kalagitnaan ng ating mga peer countries. No, so we want to stay in that area. Ang ibig rin sabihin niyan, yung deficit po natin ay dapat hanggang mga 9% lamang po. Okay. Maraming salamat po for the assurance. Thank you. Thank you, Melo. Asikreka, please. From Jopel Peleño of DWIC, kung may posibilidad ba na hayaan na lamang ni Pangulong Rodrigo Duterte na mag-lapse into law ang anti-terrorism bill? Antay na lang po tayo. Mula pa rin po kay Jopel, ano na po ang status ng National ID System? Okay, ito po yung pinagbili ni Presidente kay Acting Secretary Carl Chua, no, na talagang madaliin itong implementasyon ng National ID System, dahil kung meron na nga tayong National ID System, dinasalan na antala yung pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan. So as of now po, tinatarget po ng NEDA na itong taon na ito makover po ang 5 million Filipino households. At inaasahan din po nila na by 2022, every Filipino will be included in the database of the National ID System.
Huling tanong ni Jopel, sakaling lagdaan po ni Pangulong Duterte ang anti-terrorism bill, agad rin po ba niyang isusulong ang pagpapatupad ng national ID system? Well, gaya ng sinabi ko po, no, ang primary consideration po kung bakit binibigyan ng prioridad ng presidente ang national ID system ay yung pagbibigay po ng ayuda sa panahon ng krisis. So, kung sinabi na po pa ulit-ulit ito ng presidente, kung may national ID system tayo, hindi na sana nagdoble yung mga tumatanggap ng ayuda, hindi na sana naging problema yung verifikasyon ng mga magiging beneficiaries ng mga ayuda galing po sa ating gobyerno. Tanong ni Francis sa Wakefield ng Daily Tribune, although nasagot niyo na po ito tungkol kay Health Secretary sa Ombudsman, ang follow-up po niya, do President Duterte fully supports Secretary Duque? Will PRRD fire or ask him to resign from his post? Malino po ang polisiya ng presidente, no? Habang hindi po fina-fire, may kumpiyansa po ang ating presidente. At yung mga panawagan, dapat po ang sumagot dyan ay si Secretary Duque mismo. But as far as the president is concerned, he remains. He has faith and confidence still with Secretary Duque. Mula pa rin kay Francis, kung stay put pa rin si Secretary Duque, hindi po ba nakakabahala to considering na maraming distraction o na kinakaharap si Secretary Duque at nakakaapekto na sa work niya sa Department of Health? Hindi ko po alam. That's a question that should be addressed to Secretary Duque. I cannot read his mind po, pero sabi ko nga po, ang IATF po is the whole of government approach. At nag-iisa lang naman po si Secretary Duque dyan. Yung third question niya, nasagot niyo na po yung kung nasabi o nakipag-usap na po kay Pangulong Duterte tungkol sa PhilHealth. Yung tanong na lang po ni Pia Rañada ng Rappler for ASAC Tony Lambino, how involved have economic managers been in deciding on quarantine measures? How were their inputs included when the IATF first declared ECQ in Metro Manila and Luzon back in March? How did the system change in the months that followed? Salamat sa tanong, Tia. Meron na mga pag-aaral na ginawa. Kasama po ang mga ekonomista, ang mga data scientists, ang mga epidemiologists, mga health sector experts. At pinag-aralan po ito in the context of balancing livelihoods and saving lives. No? It's not an either or question. You have to really look at so many factors para po makita kung ano ba talaga ang levels of lockdown. No? Kaya nga po may iba-ibang klaseng CQ tayo. So the economic team led by Secretary Dominguez asked those in the private sector who were clamoring to open up the economy quickly, no, ano ba yung trade-offs? And when the analysis was not being provided, Secretary Dominguez ordered a team to come together to balance these factors, no, the economic factors and the health and the safety factors. Kaya po nagkaroon tayo ng calibrated approach that was in the end adopted by IATF as a recommendation to the president. So these were inputs that were provided into the decision making process. At napakaraming data set po at saka mga data analysis tools na ginamit para po pagsamahin at makapag-usap yung health data and analysis at saka yung economic data and analysis. Daryl Esguera, Inquirer.net for Secretary Roque. Reaction daw po ni Spokesari on PhilHealth Chief Morales' statement earlier. He said Secretary Hari should file cases in court if he has evidence of corruption involving PhilHealth. While he admitted that he has yet to fire anyone due to corruption, he said that this is because cases against them are still pending. This is after Secretary Roque said PhilHealth is losing money due to corruption. Mali po yung ganyang posisyon, and I'm speaking as a lawyer and as a friendly advice kay General Morales. Ang katotohanan po niyan, kakosa ko po si General Morales. Kaya tuwan-tuwa po ako nung siyang na-appoint. Dahil matagal na po kami naglalayon na magkaroon talaga ng kalinisan at mawala ang korupsyon sa gobyerno. Kakosa ko po yan. Napakalapit kong kakosa yan. Pero hindi po tama yung sinabi ninyo.
habang ang mga kaso po ay nakabinbin sa hukuman o sa ombudsman, meron pa rin po kayong obligasyon at katungkulan na imbestigahan administratively yung mga taong nadidemanda sa ombudsman. Dahil alam naman natin, matagal po talaga ang proseso dyan sa ombudsman. So, hindi po prejudicial ang mga kasong nakasampa dahil po pwede pong sabay na gawin yan at yan lang pong hinihingi ko kakosa na General Morales. Gamitin niyo po yung kapangyarihan niyo as head of office, mag-administrative investigation kayo, at isipin niyo na lang, sino yung mga nag-advise sa inyo na huwag ibigay sa akin ang mga dokumento laban sa WellMed? At tanongin niyo, bakit ganun ang advice nila? Ngayong alam niyo na na hindi po hadlang ang privacy law. Siguro po, malalaman niyo naman, ayaw nilang ibigay ang dokumento dahil sila na ang susunod kong idedemanda. So anyway po, dahil wala na pong mga ibang question, maraming salamat kay ASEC Tony Lambino. At siguro po, magtatapos na ako sa siguro po, pag-declare ng isang katotohanan. No? Marami pong nagtatanong talaga sa akin, paano mo ba nasusuportahan itong presidente? Well, ang sagot ko po, ang suporta ko po presidente dahil siya lang yung presidente na talagang nagsulong nitong libreng paggamot at libreng gamot. Ito po ay pagtaguyod ng karapatang mabuhay. Sa aking paningin po, ang presidente, siya ngayon ang pinaka-importanting nagsulong ng karapatang pantao, ang karapatang mabuhay sa pamamagitan po ng kanyang certification of urgent ng ating panukalang batas na universal healthcare. Yun lang po. Hindi po papayag ang presidente na kahit sino man ay maging hadlang dun sa kanyang pangako na walang Pilipinong mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito po ang inyong spokeshari Roque sa ngalan ng ating presidente, Rodrigo Roa Duterte. Para po sa mga lugar kung saan pinapatupad ang GCQ o General Community Quarantine, ito po ang mga dapat nating malaman para sa ating kaligtasan. Ito na po ang tinatawag nating new normal. Sa lahat ng oras, dapat huwag pa rin natin kaligtaan ang minimum safety standards. Una po, ang safety protocols. Palagi pa din maghugas ng kamay o gumamit ng hand sanitizer. Iwasang humawak sa mga surface na maaaring may tilamsik na galing sa bibig o sa mga bagay na hinawakan na ng ibang tao. Dapat po ay laging magsuot ng mask. Mahalaga ang safe distancing. May distansyang hindi bababa sa 1 metro bawat tao. Kailangan din iwasan ang pakikipagkamayan, ang pag-akap at ang beso-beso. Kahit nagpapapasok na ang ibang opisina, sana'y unahin pa din ang work from home hanggat makakaya. Obligasyon ng kumpanya na magbigay ng shuttle service para sa mga empleyado at hinihikayat naman po ang...